pasensya na po kayo, wala si, nandiyan si chairman, kaya lang madaming kinakailang pirmahan kasi paalis siya papuntang Basilan. Kami dapat papuntang Basilan. So, magandang umaga po. Present po sa ating press conference na ito ngayon si Commissioner Amy Ferrolino and Commissioner Ray Bulay. So, we would like to make some announcements. I would like to announce that we will not be able to proceed with the debate by tomorrow and the debate by Sunday. Hindi po natin ito maitutuloy, pero hindi po siya canceled. Reset lang po by next week, by April 30 and May 1. May mga circumstances po na pumasok sa pag-hold ng debate that it will be at least impossible on the part of the Commission to proceed with the debate by Saturday and Sunday na mako-compromise yung ating kahandaan sa pag-hold po ng debate na ito. However, matutuloy po yung debate natin sa April 30 and May 1, and this time we have a very good partner sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas who offered unconditionally their help to the commissioner election in view of the certain problems na nangyari. Bakit hindi natin maitutuloy yung debate bukas at sa Sunday. Nag-offer po ang KBP ng kanilang kahandaan, ng kanilang suporta at tulong, sabi nga po nila para sa bayan, para ma-hold ang debate sa Sabado at Linggo. At sila ang partner namin, walang gastos on the part of the commission for free. And therefore, sa ating po mga kababayan, tuloy-tuloy po ang debate. Sa kasalukuyan po, ongoing po ang aming pakikipag-ugnayan sa ating po mga kandidato sa pamamagitan ng kanilang mga representante upang sabihin sa kanila at mag-apologize, humingi ng dispensa sa hindi pagpapatuloy ng debate bukas at sa Linggo, pero hinihingi namin naman yung kanilang presensya lahat na maka-attend sa debate sa Sabado at Linggo at this time, again, para po sa lahat, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas nationwide yung pong ating magiging partner. So, yun po yung isa sa pinakamahalagang update lang po natin. Now, meron din po kasing statement si Commissioner Inting na sa aming palagay ay dapat din namin pagtuunan ng pansin bilang isang N-Bank sapagkat siya po ay nag-worry po siya doon sa mga ilang lumalabas na mga statement patungkol naman sa nagke-question ng impartiality at ngayon pa lamang may nagke-question ng credibility ng commission election. Sa amin pong palagay, hindi dapat palampasin ang mga gantong akusasyon o aligasyon na walang basihan, and that's why the statement of Commissioner Inting will be read to you by Commissioner Ferrolino. Ma'am? Hello. This is the official statement of Commissioner Socorro B. Inting. This serves as my response to AIM alumni for Lenny's appeal for non-partisanship and for the holding of orderly, peaceful, and credible elections on May 9, 2022. It is the constitutional mandate of the Comelec and all its deputized government agencies to ensure that the elections are free, orderly, honest, peaceful, and credible. As commissioner of our poll body, I am ever conscious of this mandate. My colleagues in the commission and bank are likewise cognizant of this constitutional directive. The appeal of AIM alumni for Lenny calling for non-partisanship and for the holding of orderly, peaceful, and credible elections on May 9, 2022 is therefore unnecessary as it tends to sow distrust on the integrity of the Comelec. Casting aspersions on the Commission on Elections and its deputized agencies without sufficient basis is the last thing we need now, more so that we are already in the home stretch of the campaign. It betrays the honest and tireless efforts of our poll workers who have been sacrificing a lot just to ensure the success of the coming polls. Worse, the appeal for non-partisanship and for the holding
of orderly, peaceful, and credible elections on May 9, 2022 subtly conditions the minds of Filipinos that the upcoming elections is not credible should Vice President Lenny Robredo lose in the presidential race. Lest AIM alumni for Lenny forgets, Lenny Robredo was proclaimed as Vice President in the 2016 elections through a credible process spearheaded by no less than your Commission on Elections. Signed, Socorro B. Inting, Commissioner. So we will now accept questions. Pwede ba ako magsalta ako, yes. George? Yes, sir. Kung pwede yes, sir. Lang. Yes, sir. No? Pasintabi na sa mga katanungan niyo, may panahon naman pagkatapos ko. Ha? Una, humihingi kami ng paumanhin doon sa mga kandidato na sa maikli ng panahon na allowed ng mga kampanya, hindi pa namin nasabi kaagad na hindi matutuloy yung debates tomorrow and Sunday. Naintindihan po namin na naiset nyo na yan sa inyong kalendaryo sa pangangampanya at humihingi po kami ng paumanhin. Sinisiguro ko po sa inyo na yung delay na ito ay aming aalamin kung ano po ang aksyon na magaling ng komisyon sa delay at sa resetting na ito. Number two po, pangalawa, ang lahat po ng debates na kinukundak ng Comelec ay bawal kaming gumastos ng public funds, Comelec funds. Bawal. Yan po ay nakamuwa sa amin na walang gagastusin ang Comelec. Ito po, nililiwanag ko po yan para sa komisyon at para sa inyong lahat dahil pera ng sanlibutan yan sa Pilipinas. Pangatlo po, yung pong mga nagpo-foment ng public opinion na ang Comelec may sinasaydan, may kinakampihan at mandadaya, ako po ay nagwa-warning sa inyo. We will not hesitate to call upon the armed forces of the Philippines na ngayong sa panahong ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Comelec na patulan at ipahuli at ipakulong kayo yung manggugulo sa eleksyon na ito. Sapagkat kami ay nasa side ng batas. Kaya kung ang isip nyo ay manggugulo sa resulta ng eleksyon na ito, ang gusto po namin, sampu ng mga kasama ko sa komite at kay chairman ay isang credible, malinis, mapayapang eleksyon. Kaya I am personally issuing this warning. Ako po ay dating hepe ng piskalya ng Manila at hindi ho ako magdadalawang isip na kasuhan kayo sa panggugulo. Yun lamang po at kung ano man po ang naikos ng resetting ng aming Pilipinas Debates 2022, inihihingi ko ng paumanhin sa lahat ng kinauukulan. At kami po ay magsasagawa ng pagsusuri tungkol sa bagay na ito. Kung ano po ang problema. At ako po ay joined the call of Commissioner Garcia thanking the KDP. At sa pagkakataong ito, dinadamayan nila kami upang maituloy po ang debates. Humihingi po ako ng suporta sa mga kandidato na kung maari po ay umattend sa debates na ito na sponsored ng KBP. Iyon lang po ang kanilang kondisyon sa amin. So, dahil sa marubdob, nakagustuhan namin na maituloy ang debate para sa inyo. Although ako personally ay hindi nanonood niyan,
Dahil alam ng mga kasama ko na hindi ako bumoboto dyan. Ako po ang nakikiusap sa mga kandidato. Kung may free time kayo, i-schedule po ito na magaang sa petsang sinabi ng aking kasama sa kagandahang loob ng KBP. Maituloy na lamang po at maipresenta ang mga kandidato sa inyo. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Comrade Bulay. At syempre po, magbibigay din po ng kanyang pananalita si Commissioner Amy Ferulino. Good morning once again. With regard to the call of AIM alumni for Lenny's appeal for non-partisanship and for the holding of orderly, peaceful, and credible elections. Ang haba. Personally, being from the field, I welcome calls for non-partisanship. It is when more people are actively watching and participating in the elections that we ensure an honest, orderly, and peaceful elections. Wag lang mahaluan, wag lang kulayan agad-agad. And kung magbabantay lang, walang problema for me. If we look at the process and if we watch the process with an unbiased mind, that is where we can elect the leaders that the people really wanted to sit. Para sa akin, the more people that we get to participate, the better. Yung kulay lang, casting doubts, it's what makes me apprehensive. Yun lang. But regarding the debates, we are committed to holding the debates. This is just a setback, although not a minor one, but your commission is here to address the issue, and we will be holding the town hall debate in a different venue with a different partner and hopefully with a greater coverage than we had before. So maraming salamat for taking the time to attend the press conference today and for airing the news that the people need to know. Maraming salamat, Com. George. Thank you. Maraming salamat po, Com. Ray and Com. Amy Ferulino po. We will now accept questions. Good morning, Commissioners. I have some questions lang. So first, how was Vote Pilipinas selected as your partner and what kind of due diligence did Comelec before selecting Vote Pilipinas? Kasi if you did Comelec see if it had enough financial muscle to mount that kind of debate? And is the commission now investigating or eyeing legal action against the group? And especially in this matter of the bouncing checks for Sofitel. Mapapayaran po ba ang Sofitel? With regards to the process of the selection, Impact Hub or Vote Pilipinas was our partner in the registrations. So successful yung registrations natin with them as partner. And there were also activities in the previous election that Vote Pilipinas was also our partner. So, matagal ang usapan, matagal yung crafting ng memorandum of agreement natin, and then we see no reason why we cannot partner with Vote Pilipinas. With regards to their obligation with the hotel, Comelec is not a party to the contract, anuman ang meron sila with Sofitel. But we hope we can address. Kung meron man kaming obligation on our part, I hope we can address that. But regarding the checks, maybe Com. George can expound further. Nalaman namin yung problemang yan, mga nakarang araw lamang, personal na pumunta dito yung representative ng Sofitel upang sabihin na may mga checking araw na nag-bounce sa kanila yung aming partner. Of course, they are just asking for our assistance and help para makakolekta. Eh, siyempre, kami naman po, ang Comelec is not a party to the contract. We are just an end user of whatever is the agreement between our partner and the hotel management. So, siyempre, ginawa ng lahat ng magagawa namin for the last two days para lang they can come up with a good plan. So that maybe they can set aside their differences, baka pwede na lang ituloy ito. But as of last night and as of this morning, unfortunately,
ay mukhang wala pang tamang direksyon doon sa pag-aayo. So hindi naman natin pwedeng ma-hostage ang pag-hold ng debate. Take note that this is of national interest. And this is the commitment of the Commission on Election. Hindi naman po ito sila lang, kung hindi ito po ay para sa Commission on Election. So we have to do our best na maghanap ng paraan para lamang matuloy ito. Wala na kami munang in the meantime, set aside muna namin yung kanilang problema. Kung merong bounce checks na nangyari o kung talagang nangungulito, kung magkano yung balance or whatever. Kasi as far as we are concerned, kung nagkaroon man ng balance before o may mga nag-bounce checks, ang tanong din, bakit nagtuloy pa rin? Bakit nila pinayagang magtuloy-tuloy or whatever? At saka sana, masabihan nga rin kami kaagad ng maaga. E ganyong isang araw na lang, debate na. So medyo kapos na po sa panahon. And that's why, tama po yung sabi po ni Commissioner Ray at ni Commissioner Aimee na humihingi kami ng paumanhin. Lalong-lalo na sa ating mga kandidato na maaari may schedule at sa ating mga kababayang Pilipino. Matutuloy naman po ang debate. Yun ang pinaka-importante. Ito po yung palagay ko ang magiging pinakahuling debate sa lahat ng debates pag nagkataon. And therefore, at tatandaan po natin, Mayo 1 po yon, araw ng mga manggagawang Pilipino. At magkakataon, wala pong pasok yon. And therefore, mas madami ang hopefully makakapanood po nito. With the success kasi ng previous engagements, wala kaming duda na kaya nila. It was only until now na may lumabas na problema with the last debate sana na ikakandak. But prior to that, successful sila. So yun yung gauge namin na kaya nilang mag-mount ng presidential debate. For the previous elections, hindi ako makasagot kasi I was still a commissioner. But with the Vote Pilipinas, ito kasi yung nag-present for us. I have no idea of other interested parties who would like to host, to partner with us. So yun yung nakarating sa NBank. So kaya yun ang inuprubahan ng NBank. This is very, very important para sa kaalaman po na lahat. Not a single cent yung lumabas sa pondo ng Commission Election. Wala po kami binibitawang pera o lumalabas na kahit anuman mula sa kaban ng Commission Election. Para lang po maliwanag, kasi nga as mentioned by Commissioner Ray, what is involved here ay taxpayers' money. And pinagkaingat-ingatan po natin yan na hindi maglalabas ng kahit na 5 dito sa presidential debate na to. In the meantime, wala po tayong pinag-uusapan na ginastos ang Commission ng Election. Si Commissioner Ray Bulay may have something to say on that. Masasagot kita kung nakapag-imbestiga na kami ng gusto. Hindi nga kasama yan sa topic ngayon. Mabait lang itong mga to sinasagot ka. Kasi sa amin, sa piskalya, masama kang mag-condemn ng tao, mag-prosecute kung hindi ka pa kumpleto sa ebidensya. So, bigyan mo ako ng isang linggo, balikan mo ako, sasabihin ko sa'yo kung ano problema. Salamat po sa inyo. Thank you very much, Comrade. Si Greg Gregorio, TV5.
the public is watching on Facebook Live. Eh, yung public sana maniwala na ginagawa namin ang lahat dito para magawa, kasi napakahalaga nitong election na to para sa bansa natin, mga kasama. Kaya hinihingi ko tulong yung lahat, hinihingi ng komisyon yung tulong yung lahat. Kasi ang gusto namin, credible election talaga, ang laki ng problema ng bansa natin. So yung ganyang problema, in answer to your question, kailangan naming puntahan ng punot dulo ng problema para magkaroon ng solusyon. Kahit na huli na, pakita ko lang sa iyo ang resolve ng mga kasama ko sa komisyon at ni Chairman Said, no, na maituwid lahat ang sistema rito. Tandaan nyo na ako, January 4 nag-assume, at si Com George at si Chairman at saka si Com Neri, Marso ba kayo? Com? Marso? Marso lang. So yung lahat ng ito, tumatakbo na yung proseso ni hindi namin napanood. At yung problema, kami ang naiwan humarap. At si Com Amy. At kami natutuwa dahil si Com Amy ay nandito bilang patunay ng lahat ng miyembro ng komisyon, iisa po ang aming misyon. At ito po, buong, hindi lang buong Pilipinas, buong mundo, kasi pati po yung OFOB, overseas voting sa amin. Bukod pa po sa nagre-resolve kami ng kaso ng mga nag-aaway na partido na ijinajaryo nyo ang resulta. Di ba ho, lahat po yung ginagawa namin, yung mga tao rito, doble-doble na ho trabaho. No? So, ito po ay gagawa namin ng karampatang aksyon. Mag-uusap po ang Commission and Bank. Ako po ay naghahanda na ng letter demanding explanation sa lahat ng tao concerned. At yan po ay public record in answer to your question. Lalabas po yan. Kasi kung hindi, lalabas na complicit kami. Kung meron mang dapat na problema. Kasi hindi pa natin nalalaman yun ngayon. No, unfair naman kung magja-judge tayo o maglalabas kagad kayo sa dyaryo na may ganito, may ganon, may ganon. Huwag po, dahil kawawa naman po yung mga tao na hindi tama, mapaparatangan sila. Ako po ang nakikiusap sa inyo, bihira ako kung mag-press. Kasi ho, pag lumabas sa bibig ko, totoo, yun eh. Wala ho tayong bulahan. No? Nakikiusap po ako sa inyo. Kasi ilang araw na lang po, mag-election na tayo, hindi na natin kailangan tong problema na to. Kaya silang dalawa, sumangayon ako, i-reset na lang at pag-usapan ng hiwalay na lang kung ano man ang naging problema. Pwede ba pong kasama namin kayo doon? O, wag na nating palalain dahil wala naman pong pera na lumabas sa komisyon. Wala po. Ang nagulo lang, yung pagsiset up ng debate. Kaya nagawa naman ang solusyon, mabait ang KBP. Sabi po nila, wala kaming gastos. Ano po? At kung ano man ang resulta, hindi man ako tumatanggap ng press do sa opsina ko, di pumunta ka doon. Hintayin kita doon pagkatapos ng isang linggo. Salamat po. Immediately, ako sa akin kasi na-convey yung request. So immediately, because they have a letter to the chairman, immediately pinatawag ko yung aming officials ng Commission on Election. At the same time, tinawagan din natin yung Impact Hub upang ayusin at alamin ano ba to. Kasi I will be very honest, first time kung nalaman na may ganon. It was only the other day, first time kung nalaman na may ganong problema. Kasi sabi ko, nakakapag-hold naman eh. Masarap-sarap na yung pagkain, napupuri nga ng mga kandidato, pati nga mga taga-media napapakain eh. Di ba? Pero, baka nang tumanggig, Greg. ngayon, but then, hindi ko alam na may ganong problem. Hindi ko talaga alam. So sabi ko, pakiayos niyo ito. What is at stake here is not only the credibility of each and every one of you, what is at stake here is the credibility of the commission election. Kung debate lang, may hirapan kaming i-hold pagkatapos
may magkikwestiyon dyan. Sasabihin, election, paano nyo pa i-hold debate? Nangangamuna mo problema. Pero gusto po namin patunayan sa inyo na kahit may problema ganyan, kaya namin i-hold. Kaya nga po may solution kagad kami. At unanimous po kami. Unanimous po kami. Maaari hindi namin nakasama yung iba namin because of a very important engagement. Pero unanimous po kami. And the rest of the commissioners will confirm that doon sa aming naging decision. As to the investigation, etc., then huwag kayong mag-alala. Sabi nga ni Comrade, balikan nyo siya in just a matter of 1 week. Aayusin lang natin. Importante po muna, matuloy ang debate, maayos ang eleksyon, at yun ang pangako po sa inyo ng Commission on Election. Definitely town hall ito. At definitely, hopefully, ay na-improve na version ng ating presidential debate. Muli, sobra po ang pasasalamat namin sa pangunguna po ng aming chairman, Saidamin Balt Pangarungan, at kabuuan po ng Comelec and Bank sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isipin niyo po, kaninang umaga lang po namin sila tinawagan. Immediately, in just a matter of 5 to 10 minutes, they responded and said para sa bayan. Alam niyo po ang problema technical, hindi po ganun kaagad kadali na pag-isipan o iayos ang isang kategoryo na napakalaking event na ito. Nag-consult kaagad sila sa kanilang technical people and immediately they responded. Call of nationalism nga ito, patriotism. Sabi nila, we are willing to help the commission election. Nagkaroon po kami kanina lang bago kami lumabas ng virtual meeting sa buong board ng KDP and they express full support to the commission on election. At sinabi nila, gagawin nila ng lahat ng paraan, maisakatuparan lang na maayos at sa isang napakagandang venue yung ating presidential and vice presidential debate. Meron lang po silang isang pakiusap. At uulitin ko po yung pakiusap ni Com Ray at ni Com Aimee. Nakikiusap po tayo sa lahat ng mga kandidato, president and vice president. Pakiusap po ng KBP. Sana daw po ay lahat ay naandyan man lang. Na sana daw po ay present man lang ang mga kandidato. Kasi sabi nila, siyempre magagastos nila. Siyempre magbibigay sila ng buong efforts nila. Maaaring ang handa kayo ngayong mga araw na ito o bukas, pero sana po handang-handa rin po kayo sa isang linggo. This will be the last debates and this will be the last time perhaps that you can express yourselves and show yourselves to the entire country. 1,000 mahigit po ang KBP. May mga nasa social media pa tayo. And therefore, this will become at least the largest coverage ever just in case na magtuloy-tuloy po tayong lahat. So, yun po ang ating pakiusap sa lahat. Si Ma'am Maki. Immediately after, ako po dapat ay pupunta po ako sa Basilan. Ako po ay hindi matutuloy as per instruction of the chairman. Because kinakailang ayusin kaagad natin ito. Yung pong mga technical matters, we will babalikan po namin kayo hanggang bukas. Saan, anong klaseng debate, ano yung mga procedure, ano yung guidance, lahat pong yan ay ika-clarify namin. Hindi po lalampas hanggang Monday ng hapon, makaklarify po natin ang lahat ng yan. Bigyan din po natin ng pagkakataon makahinga-hinga ng konti ang KBP. Baka naman nagulat sila sa aming special request at talagang kinakailangan nila i-organize kagad nila yung kanilang sarili. Doon naman po sa sinabi niyo sa unang tanong, nililiwanag ko po, yung aking statement, walang perang lumalabas hanggang ngayong araw na to mula sa Commission on Election. Wala po. Ngayon, kung paano po yung, sabi niyo po, yung mga maaaring na gastos, pagbabayad, kasama po yun sa gagawin na malalimang pag-aaral at investigasyon. I'm just trying to understand, does it mean
Tama po. Kasama po yun, basta mas maganda po yun ay maisasama natin sa gagawin nating investigation. Siyempre, na-realize din natin, unfair din sa kanila na nagumastos, ano ba talaga ang pinagsimulan. Sabi nga ni Commissioner Ray kanina, paano ba ang punot dulo ng lahat, paano sila pumasok sa picture, paano yung tungkol sa mga gastos na ganyan. So, so far po naman kasi simula nung makailang debates na tayo, wala po naman kasing reklamo, wala naman po whatsoever. Pumasok lang po yung reklamo, yung isa sa mga, halimbawa yung hotel in this case, ay nagsabi na na medyo may pagkukulang sa pagbabayad. Pero aside from that, wala naman pong problem so far. Alam niyo po kasi, para lang sa kaalaman ng mga kababayan natin, sa government procurement po kasi, sa gobyerno, hindi naman po nagbabayad ang gobyerno in advance. Nagbabayad po ang gobyerno after the conduct of any activity, kahit yung pagpapagawa natin ng kalsada after. Gawin mo muna, baka maya-maya eh, napakanipis ng kalsada mo. So, kinakailangan ganun po. So, ang tanong is, kung after the conduct ba, ay mabibil kami or whatever. Yung bagay na yan, yun po yung kasama sa sinasabi po ni Comrade, na didiscuss at tatalakayin pa ng Commission and Bank. Opo. Palagay ko po yun ang isa sa mga number, isa sa mga puntos po na ni Commissioner Ray Bulay. Yung pagsimulan, yung tingnan yung lahat-lahat paano nagsimula na ganun. Ano ang pinakabasihan, ano ang pinakadahilan kung bakit sa kanila na naibigay. Pero in the meantime, kasi hindi naman sa nililinis ko kahit na sinong bagay o sinong tao o sinong entity. Ang importante, nobody can argue naman po na yung mga nauna nating debate ay naging maayos. Naging maayos ang venue, naging maayos ang pag-hold ng mga debates na to. In fairness, wala kahit ako, kahit sino sa aming mga miyembro ng commission, ang nakapansin na may problema. Diba? Walang-wala pong nakapansin na may problema. Magmula sa venue, magmula sa mga iba nating request, wala pong nakapansin. And so, unfortunate nga lang po na may problema ang pumasok na ganyan. And therefore, hindi naman po pwede na hindi kami mag-iimbestiga, katulad na nabanggit ni Comrade, para hindi na pumaulit yung mga sa susunod na number 2 na matatali tayo, lalo ang Commission of Election, a constitutional body, sa mga kagagawa ng ibang mga entities na kausap namin na wala naman kaming kinalaman. So yun po ang ayun po. Ngayon, basta po sasagutin namin in 1 week lang, yun po yung hinihingi sa inyo ni Comrade Bulay at ng buong komisyon para po masagot bakit sila, ano ang dahilan, ano ang pinakabasihan kung bakit naibigay sa kanila yung pag-hold ng event na ganito. Thank you po. Dwight. Dwight. Hindi ko talaga masasagot in the meantime. Sa aming mga nandito, hindi rin namin masasagot kasi siyempre, hindi namin, ako personally, hindi ko nakita yung mga documents or whatever. So usually kasi yan sa aming accounting and usually sa aming bids and awards. So, but then, kasama yan sa aming investigation, aalamin, nagkaroon ba ng bidding, nagkaroon ba ng yung notice of award kung sakasakali, at ano yung mga pinagpunot dulo ng lab. We will be very transparent on this matter. Siguro nga, sabi nga ng Diyos na maganda nang may ganyang nangyari, para din lahat tayo ay namulat na may ganito. Kesa naman, natapos ang debate, tapos baka maya-maya kami ang sinisingil ng hotel. Di ba? So, opo, napakahirap mag-ambag-ambag ng gano'n. Medyo, ang pagkakasulat mo, Dwight, 14M nang nakalagay sa sinulat mo eh. So, medyo mahirap yata magbigay ng mag-ano ng 14M. So, but then, ang point is, at least po, nakita ito ngayon, nagkaroon na lang, kung nag-exchange ng kanilang mga sagutan sa pamamagitan na ng kanilang mga abogado. So ayaw po namin maipit doon sa pagsasagutan nila. Ang importante, matuloy ang debate at all costs. May award, may notice of award, we cannot answer really at this point. Thank you. Wala po.
let me answer that, George. No, we're prohibited by law to pay for debates. Sabi ko nga sa yung basis, Republic Act 9006, doon, may. So, ibig sabihin, directory lang. Pero doon sa sarili naming Commission Resolution 730, shall not pay public funds sa debates. Yung commission and bank, siyempre mga commissioners, including our chairman, hindi kami talaga yung nakikipag-communicate directly. It will always be our people, especially our education and information department. Sila naman yung kausap. Sila rin kasi yung implementer ng whatever resolution of the commission election is concerned or whatever is the policy pronouncement of the Comelec and bank as far as these matters are concerned. So sila yon. So hanggang kaninang umaga, alam ko nakikipag-communicate ang ating EID sa kanila because ang kauna-unahang requirement specifically ng commission ay ma-inform kaagad ang mga kandidato ng resetting ng ating pong debate. Nakakahiya sa kanila kung hindi namin sila i-inform, may pagpapadelay pa namin, bukas na yun eh. Isipin niyo po kung meron sila dapat napupuntahan, iilang araw na lang ang campaign period na natitira sa campaign period. Nakakahiya, it is our obligation likewise to inform them that na hindi po matutuloy, pasensya na po kayo, kami po ay humihingi ng paumanin, pero itutuloy po natin sa Sabado para po makapag-schedule na kaagad sila. Si Commissioner Ray Bulay na nagsabi, and pag sinabi ni Commissioner Ray Bulay on this matter that we will release the investigation including everything, ipapakuha ang lahat ng mga documentation, etc., then definitely whatever will form part of the investigation, including all documentation, we will release to the public. Melissa. Yung law department namin ay nabigyan din ng instruction as of kahapon to prepare the necessary communication with the Vote Pilipinas. But we have to understand, maintindihan din po ng publiko, na we have to act fast yung Comelec. Hindi naman pwede po na nakatali nga po yung sa amin. Dahil in the first place, hindi naman po sa amin yung problema. So kung nagkakaproblema sila, nagbabatuhan sila ngayon ng mga sagutan, kinakailangan kumilos ang Comelec, hindi kami pwedeng nakamasidlang at naghihintay. Kasi isa lang po ang tanong namin, may venue ba? Number one. Number two, may production ba tayo? Paano ka magkaka-production kung wala kang venue? Di po ba? So medyo yung po, hanggang kaninang umaga, yung po yung katanungan ko, lalong-lalo na sa aming education department, may venue ba? Meron bang production? Tanong, pwede kami mag-shift ng venue, wala namang problema at this point, kahapon, alternative nga po yun eh, mag-shift na lang po ng venue. Ang tanong, sino magbabayad? Sabi nga po ni Commissioner Ray Bulay, hindi po pwedeng gumastos ng public fund, especially sa pag-hold ng ganito. Sino magbabayad? So ang ano is, unless magbabayad pa rin yung aming partner, paano nga po yun? May problem na nga dun sa isang hotel. We do not want to complicate the situation. So our solution really is, reset na lang, tatanggapin na namin yung mabibling sa amin, tatanggapin na namin yung initial na kahihiyan na ito, pero ang importante, nagkaroon kami ng stronger, mas better, at saka mas malawak na partner. Hindi natin alam din, hindi natin masabi. Mahaba na rin po ang partnership namin sa Sofitel. Ang dami na po nating aktibidad na doon ginawa, lalo na pagka-canvassing, and therefore, maganda naman po ang relationship namin sa Sofitel. Sa totoo lang, wala naman kami problema sa Sofitel. Hindi po nagka-problema sa amin ng Sofitel. Kung meron naging problema, yung Sofitel at yung partner namin. So gusto ko po nung liwanagin, maayos po ang aming relationship sa Sofitel noon, ngayon, at sa mga darating na panahon. Kung sakali manalagay sila sa ganitong alangan, intantan natin, negosyo rin po kasi yon. And we have to understand, nagne-negosyo sila. Kinakailangan naman sa lahat ng ginagastos nila,
eh merong corresponding na binabayad po sa kanila. Naintindihan na natin yung naisulat po ni Dwight na nakalaking-laking amount, na malaking amount. Okay, ano pala kay Bernadette pala. Napakalaking, kay Melissa, na napakalaking amount. Eh, hindi naman po biro-biro yun. In the millions po yun. So medyo nakaka-worry din. But then, again, wala kaming problema sa Sofitel, wala kaming problema sa Impact Hub, wala kaming problema sa kanila. Silang dalawa may problema sa bawat isa. Nagsusunugan sila, nadamay kami, umalis kami sa sunog kaysa madamay kami sa sunog. Buti na lang merong kumuha sa amin na dito muna kayo tumira. At maraming salamat sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kasi may kontrata po yan, alam niyo naman po sa aming mga abogado at mga nag-aaral ng batas at nakakaalam ng batas, when you have a contract, the law between the parties will always be what is contained in the contract. So may mga options naman po, katulad nga nung mga nabanggit namin sa mga pagdinig din sa Senado at sa Kongreso, the option may always be rescission of the contract, the option may always be damages, etc. Pero at this point, ipagpaubaya po natin sa gagawing investigasyon para malaman ano ang tamang hakbang na gagawin ng Comelec. In the meantime, we have to inform everybody and we would like to thank all of you for this opportunity. Maipaliwanag sa mga kababayan po natin, hingi po kami ng konting pangunawa, katulad na banggit ni Commissioner Ray Bulay, pangunawa po at nagpapasalamat kami at binibigyan niyo ng pagkakataon ang Commissioner Election. Thank you po. Aricel. Yes, ma'am, Aricel. Yes, ma'am. We can honestly tell you, we are, hindi man 100%, maybe 90 to 95%. Magbigay naman tayo ng 5%. Pero we are on track, on time, napakaaga pa nga. Na-train na namin ng mga teachers, nakahanda na mga polling places, na-distribute na sa mga hubs. Sa pangungunan ni Commissioner Amy Ferrolino, ang aming pong in charge sa shipping committee, nasa mga regional hubs na po. Sinisimula na po natin ang distribution ng mga balota, di po sa presinto ha, sa mga treasurer's offices po natin. So, ano na po tayo? Yung ating pong overseas voting, may konting alingas-ngas, napatunayan niyo po doon na napakadami, fake news. So, kahit po ang House of Representatives, ang Senado, ay binigyan ng appreciation yung pong ginagawa ng Commission Election at wala silang nakikita ang pagkakamali. But then, we would like to convey our appreciation sa men and women ng Department of Foreign Affairs sa kanila. Sila po ang naka-front ngayon, sila po ang mga humaharap ngayon, mga electoral boards, ang ating mga ambassador, ang ating mga consul, ang ating mga staff para maging maayos ang ating pong halalan abroad. Maraming salamat po sa kanila. Nagpapasalamat din po kami sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police at iba pa nating partners sa pagbibigay sa amin ng security, pagtulong sa amin and all our partners at this point, hindi pa man tapos ang halalan. I-stress ko lang bago ka magtanong, nasarhan na yung issue ng sinasabing Smartmatic leak. Katatapos lang namin ng Senate hearing kay Senator Amy Marcos, and then nag-report ang NBI doon. Pinag-report din namin ang Smartmatic doon na wala namang nakuha na informasyon relative that will affect our election. Puro intramural documents ng Smartmatic ang nakuha. And nag-search warrant pa sa ibang mga gadgets ni Mr. Argana ang NBI para tignan kung meron pang ibang storage o kung na-download talagang data ng Comelec. So napatunayan po na wala. So nakalusot kami sa mahigpit na committee ng electoral reforms. So nililinis na po namin. So kung pwede pati itong setback na ito, tulungan nyo kami maglinis. And all systems go para po kayo nakasandal sa pader sa resulta na ito. Salamat po. Ma'am.
organization. Yes. Yung KBP, alam nyo, hindi lang po owners, hindi lang po broadcasters, hindi lang po mga reporters na nandyan lahat. 1,000 lahat sila na stations, TV, radio, nationwide. Now, ang pakiusap ng KBP sa amin, hindi lang sila ang makikiusap sa mga kandidato. Binigay nila sa amin yung responsibilidad na mag-convince sa mga kandidato to be there in the... Yun lang po, siguro naman, kung yun lang bagay na yun, dapat naman namin panindigan lang to convince all the candidates to attend the debate. So, that's why po, bago tayo nag-press po na ito, ay nakipag-ugnayan na po yung aming mga opisyal ng commission sa lahat ng mga team upang sabihin na pasensya na, hindi po tayo matutuloy ngayon, but we will proceed by next week and hopefully makuha namin yung response nila today also. And we will report to you ilan lahat sa kanila ang nag-confirm na available sila sa Vice President by Saturday at sa President by Sunday. Last two, si John Villaruel. Villaruel. Yung Comelec and Banka, the chairman and all the commissioners, wala talaga kaming alam as to whether may mga may alam do sa within the commission. Yun yung kasama sa sinasabi ni Comrade na kinakailangang alamin. Meron bang nasabihan ng problema ngayon? Kung may nasabihan, bakit hindi kaagad na nabanggit sa NBank, hindi humingi ng tulong sa amin? Because in the final analysis, it will always be the NBank that will have the final decision in the commission on election. So, yun, kasama din yun sa isang malawakan na ang purpose po natin dito ay hindi lamang yung magtuturo ng mga blame, mag-prosecute kung meron man, pero yung hindi na mangyari sa susunod yung mga ganitong klaseng pangyayari. And last, si Mads. Last na lang si Mads. Ako personally, nakausap ko sa phone video nung mga 2 days ago. Kasi nakikiusap ako, please, huwag mangyari ito. Kasabi ko na andito kanina lang ang Sofitel. Bakit nagkaganito? Hindi ko to alam, hindi namin to alam. Ano to? Pakiayos niyo to. And then I made suggestions. Baka ganyan. Sabi ko, kung meron nga lang ako dito, ako na muna, magkano bang kailangan nila para lang in the meantime, maabunuhan ko muna. Matuloy lang. And they promise, gagawa ng paraan. Sabi ko, the best sa isang ganitong problem, ang solution, mag-usap. Ang solution, mag-usap sila, sit down together, magpapababaan ng pride, and then magbigay ng offer, counter-offer, and etc. And may natanggap kaming sulat, may nakarating sa amin isang sulat na mukhang binibigyan ng palugit, pero hanggang kahapon walang nangyari doon sa palugit. So what can we do? Diba? Sabi ko nga sa inyo, nanonood kami ng nagsusunog na dalawang bahay, nandun kami sa labas, kami tumakbo dahil kami nakikitira lang. Ibang sarili namin, buti may nagkanlong nga sa amin. So yun po, that's the reality of it. Pari-research ko po sa inyong lahat. Check paragraph 7.3 ng Republic Act 9006. Ayan, tingnan nyo na lahat sa Google. I-Google nyo lahat. Na nakalagay po doon talaga that there shall be a presidential and vice president. Yung kabuuan po ng pag-hold ng debate. So meaning to say, hindi naman yun idea lang nung isang entity. It's really provided for by law. Tingnan nyo na lang yung kabuuan. At kasama rin po kasi yon sa magiging basihan ng investigasyon, yung provision na yon ng Republic Act 9003. And last na talaga daw, si Greg Pahabol. Greg.
We will immediately coordinate with the Honorable Commissioner Casquejo on this matter, and likewise with the Director of our OFOB. Alamin namin kung talaga bang totoo, ano bang nangyari dyan, bakit hindi ginamit, kung whatever. We will get an answer within the day on that issue. And that's a very important issue. Thank you very much po. Well, yeah, si Commissioner Marlon pa rin yun, pero so far wala kami natatanggap na communication from the consulate in Shanghai. And so in the meantime, suspended pa rin po yung ating pagboto doon sa Shanghai. Ay, opo. Meron naman po tayong protocols na pinatupad. Meron po tayong guidelines at yung makakasagot po niyan si Commissioner Amy Neri. Kasi si Commissioner Amy Neri po, for your information, ang chairperson, chairman na ngayon, ito ang new normal. Nagpaubaya po si Commissioner Ray Bulay tungkol sa bagay niya. But Commissioner Bulay has something to say. Ganito yun. Bali yung, siguro nalimutan na ng karamihan sa atin, na yung mandate ng National Comelec National Campaign Committee, yung health protocols, kaya yung pagde-declare ng category levels, kung paano ka makakampanya, in person, rally, yun yung trabaho nung chairmanship ko. Pinakiusap sa akin na idagdag yung isolation polling precinct. So, nasa general instructions yun. Sino ang magmula sa pagpila sa voting center, sino pag nabaril na 37.5 ang temperatura, sino ang tatanggap, naka-PPE ba yung tatanggap, dadalhin dun sa isolation polling precinct, pwede ba siyang bumoto ron, kukunin ang detalye niya, kukuha na sa GI lot, kukunin ko at saka yung representative namin na naka-PPE ang kukuha ng balota sa presinto niya, ibabalik sa kanya pagkaboto at ibabalik uli doon sa presinto para hindi na siya manghawa. Iba po yung IPP sa EAPs, Emergency Accessible Polling Precincts, na siyang mangangalaga sa senior citizen at saka yung mga pregis at saka yung mga PWDs natin na mahihirapang bumoto on their own. Yung provision na yon dapat pumunta talaga sa voting center. Alam mo kung bakit? Hindi kami makakapaglawit ng BCM eh. Hindi makakaboto. Pero kami, hindi namin pwedeng awatin yung karapatan ng pagboto. Kaya nga nag-provide na lang kami ng ganung protocols para yung right nila safeguarded. Maraming salamat. Last na yan, ha? Eh, ano naman ngayon? Maghapon pa ngayong Biyernes na to. So, ngayon ang ika-third week. So, anong malay mo naman kung may mga bagay-bagay na mangyayari ngayong araw na to? Wala namang walang guarantee ng araw, basta ang importante. I would like to give this commitment. The Comelec and Bank is trying its best to immediately release and promulgate a resolution in all these cases. ASAP. Thank you. Base sa communication nila sa amin. Hindi naman. Ang Sofitel told us, tulungan niyo naman kami. Hindi naman. So that's why in fairness to Sofitel, wala silang whatever na ganun. They wanted to proceed. Kaya lang po, from the business perspective, how can you proceed kung wala nang medyo pang... Ay, mahirap din yung abono ng abono sila. So naiintindihan din po natin yun. Bago mo iwanan yung punto, sagutin ko yung unang tanong mo kung pwede. Kung hindi naman patay na lobby yung Comelec na ibinigay yung kontrata na yun sa Impact Hub, na wala silang pagkukunan ng pambayad sa panggastos. Yung kikitain sa advertisements, kanila. Kanila. So doon sila kukuha ng pambayad.
So, yun lang yung nalalaman ko pa. Ngayon, yung investigasyon namin ang magpa-finalize niyan. So, nagbigay lang ako ng statement para wag naman maiwangan hanging yung notion na ano yung na-expect ng Comelec, paggagawa ng libre, tapos nag-expect na magawa. Parang pangit din para sa Comelec naman yun, kung maiwanan ganun. Diba, mahal din yung mga 32nder, yung mga ganun. Yun lang ang pagbabawian nila eh, kasi wala naman talagang pwede lumabas na pera sa amin. So, in fairness to everyone, hayaan yung makapagtanong muna kami, makapag-imbestiga. Salamat po. Maraming salamat po at maraming salamat sa suporta ng Sambayan ng Pilipinas. Tuloy po ang debate. Maraming salamat.